Ay, kamusta sa inyo mga tambay dito sa RMTV? Yung RMTV. And also shoutout nga po pala kay Pennywise. This is the Pennywise. Ito o Pennywise. Pennywise, mag-likes and subscribe din kayo sa kanya kasi siya yung tumutulong sa akin minsan. And syempre, before we start, kailangan muna natin mag-intro para kunyari YouTuber tayo, no? Okay, let's go. Ano nga bang pag-uusapan natin ngayon? Ano nga bang pag-uusapan natin ngayon? Siyempre, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa jowa, sa kung papaano no, maisasalba ang relasyon sa pakikipag-argumento hanggang sa break-up. Papaano ka ba? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't. Pag nasa isang argumento ka, ha, iisipin mo lagi, hindi yung galit. Hindi yung galit. Huwag mong iisipin yung galit. Isipin mo. Kasi, ang relasyon ay mas better pa kasi sa galit mo. You know why? Kasi, pag masaya ka, makakapagbitaw ka ng promise. Promise, mabibitawan mo yon pag ikaw ay masaya. Kasi, masaya ka eh. Kaya mong sabihin lahat ng gusto mong gawin, kaya mong sabihin lahat ng gusto mong i-express, pero pag galit ka, ang sunod niyan, sorry. Alam mo kung bakit? Kasi pag galit ka, no? Pag galit ka, hindi mo na matatantya kung sinong matantya mo. But I mean, islam, madidilim yung paningin mo. Lahat ng masasabi mo, masasamang salita, masasakit na salita, masasabi mo, ha? Kaya kung makikipag-away ka, babaan mo yung pride mo. Pag yung sobrang taas, paawa ka sa jowa mo, mahal mo yan, no? Alam mo yan. Alam ko yan. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. Para, yung wala akong jowa. Kung ganun lang din naman ang pag-uusapan. Kung magpa-promise kayo kung masaya kayo at mag-sorry kayo kung galit kayo. Kaya nga magkadikit ang salitang promissory. Promissory. Kasi pagkatapos mo mag-promise, magsasorry ka. Pero hindi talaga yung word na yun, ha? Hindi yun yung word na yun. No? Hindi lang yung basta ka lang sabi ng sabi, ha? Labas ka lang ng labas ng salita. Pag magbibitaw ka ng salita, isipin mo lagi yung tama. Huwag kang pupunta sa mali. Kasi alam mo yan, pag pumunta ka sa mali, kakainin ka nito paunti-unti. Alam mo kung sinasabi ko, ha? Listening sa'yo. Okay, ganito yan. Ganito yan. Makinig ka. Makikinig ka dapat. Lalakta mo yung earphones mo para narinig mo ko, ha? Okay, very good. We are going to talk about argument. Sa argumento, nagpapalitan kayo niya ng salita. It's either good or bad. Okay? Maglalantaran ako yan, dalawa lang kayo. Kasi privacy niya yan, dalawa. Bahala ako, magsituan kayo, mag-away kayo, magsapukan kayo. Wala akong pakialam sa inyo. We are going to talk about kung paano ninyo mai-resolve yung argumento ninyo papuntang break up. Kasi masakit kasi makapag-break up. Hindi ka makakakain ng isang linggo. Hindi ka makakain ng isang linggo. Hindi ka makakagala ng isang linggo. At hindi ka lalabas sa kwarto mo ng isang linggo. Tama ako, mali. Kasi ganito yan. Kung mahal mo yung tao, kahit nakikita mo na yung bad side niya, kahit nakikita mo na ang hirap na, hindi na kayo lumalaban, wala nang tamis, wala nang sarap, lumaban pa din kayo. Kasi pinaghirapan yung dalawa eh. What I mean, eto ah, boys ah, what I mean, lalaki tayo ah, pinaghirapan natin ligawan yung mga babae. Tapos lolokohin nyo lang? Huwag ganun. Kayo naman, mga babae, girls, no? Ladies, hindi lahat ng lalaki pare-pareho at hindi rin lahat ng babae pare-pareho. Huwag nyong i-compare yung lahat pag niloko lang kayo ng isa. Boys and girls, ha? Huwag nyong i-compare yung lahat pag niloko kayo ng isa. Kasi hindi naman lahat pare-pareho. Hindi naman lahat pare-pareho. Kagaya ko. Once na akong nanakit, once na rin ako nasaktan, alam ko na sa piling kung papaano masaktan. Ang gusto ko lang naman sabihin, ha? Pag makikipag-usap kayo ng argumento, yung palitan na talaga, yung gigil ka na, yun yung what I mean eh. Yung gigil ka na, wala ka nang maisip kundi gusto mo nang awayin, sabihin mo na lahat ng gusto mo sabihin. Lahat na nakikita mo masama, nakikita mo na sa akin, ngayon mismo din yung wala ka masabi ka. Nakakagigil yun. Matuto tayo maging mapagkumbaba. Minahal na natin yung tao eh.
minahal na natin at mamahalin pa natin yun. At ikaw naman, kung makikipag-break ka, huwag kang bitter. Matuto kang lumugar. What I mean, matuto kang makipag-closure. Kasi alam mo kung bakit. Once mo na rin minahal yung tao, bakit mo ayawan? Dahil sa breakup? Bro, that sucks. That sucks, bro. That sucks. Huwag ganon. Matuto tayo lumugar. Pag mahal mo yung tao, ingatan mo. Mahalin mo ng todo yung buong buo. Pero, huwag kang magmamahal ng sobrang higit na higit na higit na sobrang taas na talaga everyday. Para kang tulik nun. Para kang magwawala sa tabo kina. Ganon. Huwag kang magmamahal ng ganon. Magtira ka para sa sarili mo. It is for you to know na dapat mas better ka pa rin kahit maghiwalay man kayo o magkasama pa rin kayo. Gets mo ako? Tapos mag-i-emote ka, ha? Mag-i-emote ka. Kaya kung ako sa'yo, tapos ano? Mag-i-emote ka? Ha? Kung ako sa'yo, ha? Kung ako sa'yo. Kung ako sa'yo. Oh. Habang nandiyan pa yung taong mahal mo sa tabi mo, ha? Mahalin mo. Ingatan mo. At higit sa lahat, ha? Higit sa lahat, ha? Huwag mo hahayaan masasaktan siya. Kasi, kung mahal mo talaga yung tao, hindi ka papayag na masaktan siya kahit anong mangyari. Hindi ka papayag na nasasaktan siya. Naiintindihan mo ba ako? Do you under... Habang mahal ka pa, habang mahal mo siya, ingatan nyo ang isa't isa. Kung maaari, pag nag-away kayo, wag na wag kayo mag-break agad. Kasi, alam nyo kung bakit. Yan ang plano ng Panginoon sa inyo. Yan ang plano ng Panginoon sa inyo. Alam nyo kung bakit? Ha? Kasi challenges yan. Challenges para tumatag kayo. No? Para someday, kung maranasan nyo mas mahirap na ano, na sitwasyon dyan, kaya nyo na. Hindi na kayo mag-iwalay. At hindi na kayo maglolokohan. Yung talaga yun eh. Yung talaga dapat eh. Dapat loyalty. Faith. Ha? Loyalty and faith. Ha? Kinilanin nyo muna yung isa't isa. Bago nyo sabihin yung mga bad sides nyo at yung mga pa-devil na good sides. And also, wala naman sigurong mawawala sa inyo pag nagmahalan kayo ng lubos eh, diba? What I mean is ganito lang yan eh. Para mong babarilin yung apo sa ulo ng tao. Okay? Sa ulo ng tao mahal mo, nakalagay yung apo. Ngayon, nagdadalawang isip ka, syempre baka matamaan mo siya, kesyo mamatay siya, kesyo magkapul yung ulo, hindi yung mansanas. Huwag ganon, okay? You always need to do your best shot, ha? Your best shot. Yung pinaka-the best mo, huwag din puro ano. Huwag ganon. You always need to do is to give your best shot. Yung talaga yung pinaka-the best dun eh. Kasi syempre mahal mo yun. No? You need to sacrifice. No, mamamatay yung babae. Hindi. You need to do your best. Isang relasyon, walang laglagan. Sabay kayong aangat, sabay din kayong bababa. Kaya nga sa kanta eh, for better or for worse. Walang iwanan ha, okay? Ako lang, tapak na. Hashtag, God of Mom. Kaya kung ako sa inyo ha, iingatan nyo lagi yung pinakamamahal nyo sa buhay. Huwag na huwag nyo siyang hahayaan na sasaktan. Huwag na huwag. Please, huwag na huwag. Kasi pag nasasaktan yan, panigurado masakit din sa atin eh. Tatlong beses, kasi mahal natin yung tao. Kaya kung sa inyo, kung meron kayong minamahal, okay, huwag na huwag ninyong hahayaang mawala or maagaw ng iba or masaktan sila. Once na rin ako nasaktan at nakasakit ng tao. And it feels so sad. What I mean, naramdaman mo na eh. Naramdaman mo na yung sakit. Paparamdam mo pa sa iba. Pwede, para pa eh. Gusto nyo yan eh. Hindi, huwag ganun. Pag naramdaman mo na masakit, huwag na. Ha? Ikaw na mismo yung magbago para sa kanya. What I mean, alam mo na dapat yun. Alam mo na dapat kung anong babaguhin sa'yo bago pa mahuli ang lahat. Doon kasi lagi nagkakaano ya. Doon kasi lagi nagkakatalo sa huli. Nasa huli ang lahat. Kasi ganito yan eh, pag nag-break kayo, sasabihin mo. Sasabihin ko na lang siya na away. Sasabihin ko na lang siya, sulad na lang pangit niya. Sana, hindi ko nalang sumabi na mas maganda yung trust ko sa kanya. Sana, hindi na ako nakipag-break kasi mahal ko siya. Huwag ganon, ha? Kahit naman kayo pa, kahit hindi pa huli, magkakaroon pa rin appreciation dyan. Kasi mahal mo yan eh. Tama ako, mali ka. Mali ako. Joke. Kaya ako, maglolokohan lang kayong dalawa, ha? Bakit pa kayo papasok sa isang relasyon? No? Huwag na kayong papasok.
Kung nagdadalawang isip kayo, gawin yung isa. What I mean, isa to kayo dalawa. Yan, ito kayong dalawa. Magsasama kayo ito. Beep, 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 beep. Tapos kayo dalawa. De, joke lang. I mean, pag-isayin nyo yung isip nyo. Kasi, kailangan nyo ng unity. Unity. Kailangan nyo maging isa. Ha? Maging isa ganito. Ping! Isa na lang kayo. Isa na lang yung pag-iisip dapat. Kaya dapat, lang yung magkasundo. Yung pinaka-ayaw nyo, yung pinaka-gusto nyo. Pagkasunduan nyo. Paano yung isa't isa eh? Basta pag nag-aaway kayo, ha? Lagi nyo iisipin na mahal nyo pa rin ang isa't isa. Liwanag naman kasi masyado. Kahit anong saya, mag-aaway at mag-aaway pa rin kayo. At mauulit nang ulit ang mga pangyayari sa sakit inyo. Kaya dapat, alam nyo na na yan lagpasan. But I mean, sabay nyong lalagpasan yan. Yung walang nag-break up, walang matutusa sa huli, walang ganon. Huwag nyong paaabutin dun, ha? Naramdaman ko na kasi yan. Masakit. Seriously, masakit. Kaya huwag kayong aabot dun, ha? At kung kayo inanonood pa rin hanggang ngayon, ha? Isipin mo yung taong mahal mo, ha? What if masaktan siya? What if sobrang sakit hindi niya nakaya? Ba't yun yung mukha kaya niyo ba? Diba? Hindi na. Mahal mo yung taong yun. Mahal mo yung taong yun. Kaya huwag kang masta na hindi mo siya mahal. Kasi mahal mo yun. Mahal. At lagi niyong iisipin na yung mahal niyong yun ay iingatan niyo araw. Gagawin niyo siyang treasure. Hindi man siya ginto o diamante, ha? Gagawin niyo siyang treasure. Huwag nyo i-break kasi ano, magiging history, magiging ex nyo, ganun, bilangan ng ex, padamihan ng ex, mag-ganun. Hindi to padamihan ng ex, at hindi rin to pagandahan ng love life, okay? At hindi rin ito, basta lang patibayan, hindi lang yung basta ganun, ha? Hindi lang yung basta ganun, isipin mo mabuti, hindi lang yung basta ganun. Kasi ang totoong pagmamahalan, ha, ay kung paano kayo magtulungan, papaano kayo magkaisa, at kung papaano kayo magmahalan every day without any doubt. Natin kailangan ng love para mapili mo yan. Ang kailangan mo ay ma-realize kung gaano kahirap pumasok sa sitwasyon na yan. Yan, relasyon, akala mo laro yan. Hindi ka naglalaro dyan, par. Nagmamahalan kayong dalawa, hindi kayo naglalaro lang, okay? Kaya kung sa'yo, ha? Kung ako, sa'yo, mag-like and subscribe ka na sa channel ko. Yan, this is my YouTube channel, oh, ate. Bantos ka. And again, don't forget to like and share. Kasi padami na ng padami ang ating subscribers. Padami na ng padami yan, ha? Kaya don't forget to like and share. Okay? See you on next Saturday! And also, lagi niyong tatandaan na mahal kayo ng parents niyo. At ng pinakamamahal niyo sa buhay. Yun lang, maraming salamat po!